Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Atin pong dasalin ang orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Hesukristong anak mo, pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit. Alang-alang kay Hesukristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Viva po, Jesus Nazareno, awit at pabuli, alay namin sa'yo, tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Jesus Nazareno, tayo ngayon ay mag-ipon at sambahin ang upon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva po, Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Viva poong Jesus Nazareno. Viva! Pinabati po namin ng isang makabuluhang kapistahan ng Translasyon 2022 ang lahat ng sumusubaybay sa atin sa live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria. Magandang gabi po sa inyong lahat at sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Hindi man tuloy ang prosesyon, tuloy pa rin ang selebrasyon. Wala man dito sa Quiapo, ang pooy nananahan kasama ninyo. Ito po ang paalala sa atin ngayong kapistahan ng Translasyon at nagsisilbi itong paalala rin
na sa lahat ng ating pagdaraanan sa buhay, sa ating paglalakbay, hindi tayo kailanman nag-iisa sapagkat ang Diyos ay nakikiramay. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sama-sama nating papurihan ang ating Panginoong Diyos. Sa pagkat ikaw lamang ka, madal na tangka.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, noong binyagan ng Mesiyas sa ilog Jordan, bumaba sa kanya ang Espiritu Santo at sinabi mong ang iyong anak na minamahal ay lubos mong kinalulugdan. Kaming mga isinilang mo bilang mga anak, sa tubig ng binyag at sa Espiritu Santo, ay mamalagi nawa ang kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy, hindi babaliin. Ilaw na aandap-andap, di niya papatayin. At ang katarungan, ang paiiralin. Di siya mawawala ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Pagahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo, ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Akong Panginoon, tumawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo, ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng poong mahal. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng poong mahal. Purihin ang Panginoon ninyong banal na nilalang. Pagkat siya ay dakilat, marangal ang kanyang ngalan. Ang poon ay dakilain, purihin ang Diyos na banal. Yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumatal. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng poong mahal. Sa gitna ng karagatan, tinig niya'y naririnig. Sa laot ng karagatay, hindi ito nalilingid. Pag nangusap na ang poon, tinig niya'y ubod lakas. Ngunit tinig kamahalan kapag siya'y nangungusap. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng poong mahal. Ang tinig ng dakilang Diyos parang kulog na malakas. Kaya't mga nasa templo'y sumisigaw na gagalak. Panginoo'y papurihan, ganito ang binibigkas. Siya rin ang nagahari sa dagat na kalaliman. Namumuno siya roon bilang hari walang hanggan. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng poong mahal. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro, ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa mga Israelita. Sa kanila niya ipinahayag ang mabuting balita tungkol sa pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Jesucristo. Ngunit siya ay Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang nangyari sa buong Hudiya na nagsimula sa Galilea
nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya ang aang hinirang. Sapagkat suma sa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng Diablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ama, ang anak kong sinisinta ay narito, dinggin niyo siya. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, naghahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng marami si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, "Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo, sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin, at ni hindi ako karapat dapat magkalag ng tali ng kaniyang panyapak." Nabinyagan na noon ang lahat ng tao, gayon din si Jesus. Nang siya'y nananalangin, nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa aniyong kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po sa mga sumusubaybay sa atin sa live streaming, magandang gabi po sa inyong lahat at sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig. Isang mapagpalang araw po sa inyo. At syempre sa lahat, binabati po namin kayo ng isang masaya at makabuluhang kapistahan ng Traslasyon 2022. At para sa ating pagninilay ngayong gabi, no? Hindi lamang isang pagbabalik-tanaw sa isa sa mga pinakamahalaga nating kapistahan bilang mga deboto, kundi pati na rin isang pagdiriwang kasabay nito ang dakilang kapistahan ng pagbibinyag ng ating Panginoon. Dalawang bagay po ang maaari nating bigyang pansin. Una, no? Kung babalik tayo sa mabuting balita, nakita natin na si Jesus ay nakiisa sa mga bininyagan ni Juan Bautista. No? Nakiisa siya sa mga taong nananabik sa pagdating ng Mesiyas. At yung pagbibinyag noon ay hindi yung kilala natin ngayon, no? Bilang pamamaraan ng pakikibilang sa simbahan at pakikipagkaisa kay Kristo. Para sa mga Hudyo, ang pagbibinyag ng tubig ay isang paglilinis.
Dahil nga yung mga tao'y inaabangan ang pagdating ng Mesiyas, ninanais nila na sila ay handa. At isang paghahanda ay ang pag-aalis ng kung anumang bahid ng kasalanan sa kanilang kamalayan. At ito ay sa pamamagitan ng pagbibinyag, nakasabay ng pakikinig sa pangaral ng isang propetang nagbibinyag tulad ni Juan. Subalit sa nangyayaring iyon, nakiisa ang Panginoong Hesukristo. Sumama sa mga tao. At kung titignan po ninyo, ito po ay isang tanda o imahen na ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Hindi na po niya talaga, no, kung tutuusin, hindi na niya kailangan gawin yan. Maaring manatili na lamang ang Diyos bilang isang puwersang makapangyarihan sa itaas. Minamanmanan tayo, minamasdan tayo mula sa kalangitan. Subalit, dala ng kanyang pagmamahal, dala ng kanyang malasakit sa sangkatauhan at ang kagustuhan niyang maligtas tayo, ano ang ginawa niya? Ibinigay niya ang pinakamaganda at pinakamalapit na kaloob. Ang Diyos, bunga ng kapangyarihan niya at kabutihan, bumaba, nakiramay, nakilakbay, niyakap ang lahat ng bahagi at karanasan ng pagiging tao maliban sa kasalanan. Ang Diyos ay nanahan, nakiramay sa atin, nakiisa sa lahat ng karanasan ng buhay natin. At kung dadagdagan pa natin, tignan natin, masdan natin ang ating imahe ng mahal na poong Jesus Nazareno na itinuturo sa atin na hindi lamang sa masasayang bahagi ng pagiging tao, kundi pati na rin sa mga masasakit. Hindi lamang sa kapanahunan ng kaluwagan, kundi lalo na sa kagipitan. Hindi lamang sa mga panahong tayo ipakiramdam natin buong-buo tayo at meron tayong lahat ng kailangan natin, kundi pati na rin sa mga panahong nababasag ang ating mga puso, napupuno tayo ng pagkalugmok, pakiramdam natin tayo'y walang-wala. At iyan yung nakikita natin sa mahal na poong Jesus Nazarenong sugatan. Pinagbintangan at inakusahang kriminal, pinahirapan, namatay ng mag-isa, nakabitin sa krus. Sa lahat ng ating karanasan, kasama natin ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. At ito rin yung ating ipinagdiriwang sa traslasyon. No? Ang totoong dahilan naman ng ating kapistahan ay noong 300 taon, 400 taon nang nakalipas, inilipat mula sa kanyang orihinal na simbahang kinalulukulukan sa Intramuros ang isa sa dalawang imahen ng poon papunta rito sa Quiapo. Umaasa na dahil ito ang nakikitang gitna ng lungsod ng Maynila, makapupunta rito ang mga taong nagtatrabaho at nagpapagal sa araw-araw. No? So yung isa, no, na natili sa Intramuros, nasira noong
giyera, no, noong 1940s, no? Pero ito ang natira. At ito ay paalala sa atin na sa lahat ng pagkakataon, sa buong buhay natin, kasama natin ang Diyos. Nagpinapaalalahanan niya tayo na hindi ka naglalakad ng mag-isa. At kapag tuwing nagpo-prosesyon tayo sa traslasyon, iyon ang kanyang paalala. Ang paglalakbay ng tao, bunga ng pagmamahal ng Diyos, ay hindi isang paglalakbay na siya ay nag-iisa. Sa lahat ng yan, kasama niya ang Diyos. Kasama niya ang mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya magandang pagnilayan po, lalong-lalo na sa mga panahong ito. Akala natin matatapos ng pandemya. Pero patungo pa lang pala tayo sa susunod na surge ng mga kaso. Tumataas, may mga taong bagamat kakaunti dahil sa pagbabakuna, ay nanganganib ang buhay, nanganganib ang kabuhayan, nanganganib ang kanilang kamalayan at mabuting kalusugan. Bago po ako pumunta sa misang ito at sa mga nauna kong misa ngayong araw na ito bilang pagdiriwang ng piyesta, may mga nagpapadasal, nagpapabulong at nagpapaabot ng panalangin. Dahil nga naman, kami lamang kaparian at ang mga tumutulong sa ating staff at volunteers ang naririto sa simbahan. At ano ang laman ng mga panalangin? Sana po hindi na maging malala dahil sa loob ng 3 araw, 4 na araw, buong pamilya namin nag-positive. Buong opisina namin nag-positive. O kung hindi man COVID, yung trangkaso na tumatagal na hindi makapagtrabaho ang iba. Ito'y mga panahon ng paghihirap at hamon. Pero ang paalala sa atin, hindi tayo pinababayaan ng ating poong Jesus Nazareno. Sumasama siya sa landas tungo sa pagpapagaling, tungo sa pagpapanumbalik ng kabutihan ng buhay, tungo sa pagbabago. At kinakailangan lang natin, gaya ng isang tunay na deboto, kumapit sa Kanya. At ito po ang mensahe ng traslasyon. Ito ang mensahe ng ating tinatanaw na mahal na pong Jesus Nazareno. May kinalaman naman dito ang ikalawa. Dahil pagkatapos mabinyag ni Jesus, may boses na nagmula sa langit, bumaba ang Espiritu Santo na parabang isang anyong kalapati. At ang sinabi ng boses sa langit, ang Diyos Ama, narito ang aking anak na aking kinalulugdan. Nakiisa ang ating mahal na pong Jesus Nazareno sa ating buhay, subalit pinabahaginan niya kung sino siya sa bawat isa. Kung paano siya kinalulugdan at pinahahalagahan ng kanyang Ama, ay ganoon din ang pagpapahalaga sa atin. At ang ibig sabihin nun, sa mata ng Diyos, pantay, kinalulugdan, pinapahalagahan tayo. At ang halaga natin bilang tao ay hindi nakasalalay sa yaman, sa kapangyarihan, sa pangalan, kundi sa katotohanan na tayo'y Kanyang minamahal. At magandang pagninilay po ito, lalong-lalo na kapag kinukumpara natin yung sarili natin sa iba. No? Kung tayo'y may kapangyarihan, may yaman, may pera, may impluensya, paalala ito na pues,
Hindi ka mas mahalaga sa taong walang-wala, sa taong hindi naaalala ng iba, ni hindi man napapansin ng iba. Kaya yung respeto na sa tingin mo ay meron ka at dapat ibigay sa'yo, gayon din ang respeto sa iyong kapwa na ibang-iba sa'yo. Ibig sabihin, tayo ay binubuklod ng pagmamahal at pakikipagkaisa ng Diyos. At sa ganoong pagdadahilan din makikita natin, kung kinukumpara natin yung sarili natin sa iba na sa tingin natin maayos yung buhay nila, ako mahirap lang. Sila napakaswerte. Ako lahat ng malas nangyayari sa buhay ko. Subalit, pinapahalagahan ka ng Diyos. Ibibigay niya, ipagkakaloob niya yung kinakailangan mo. May mga biyaya na bahagi ng buhay mo na hindi mo nakikita. At sa tingin natin, baka mas mahalaga pa yun, mas may halaga pa yun kaysa sa yaman, kaysa sa kapangyarihan na inaasam mo at pinangangarap mo. May mga pangarap ka pa rin at ang Diyos may pangarap din sa'yo. Ito ang itinuturo. Ito ang maaari nating pagnilayan sa kapistahan ng pagbibinyag ng Panginoon kasabay ng traslasyon. Minamahal tayo ng Diyos. Kaya po sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, makilala po sana natin ang pakikilakbay at pakikiramay sabay ng pagpapahalaga sa atin ng Diyos sa ating buhay tao. Nang sa gayon, tanawin ito ng mabuti. Nang sa gayon, katulad ng ating mahal na pong Jesus Nazareno, magsumikap sa pagpapakabuti at pagmamalasakit. Mahal na pong Jesus Nazareno, maging katulad nawa kami ninyo. Maawa ka sa amin. Bilang isang bayang tinipon ng Diyos, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pagbibinyag kay Jesus, ibinunyag mo, Ama, na siya'y tunay mong anak at lubos na kinalulugdan. Isinasamo namin ngayon ang aming mga kahilingan habang kami nananalig sa iyong mapagkalingang mga kamay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritong Banal. Kami ngayon'y dumadalangin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Taimtim nawang igawad ng Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga diakono ang sakramento ng binyag ng may tapat na pag-ibig at malasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging totoo nawa sa kanilang mga pangako at paggawa ang mga namumuno sa aming bayan upang mapagsilbihan nilang lubos ang aming pabayanan, lalong-lalo na yaong mga lubos na naapektuhan
ng pandemya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pahalagahan nawa ng mga magulang at mga nakatatanda ang kanilang tungkuling gabayan ang mga kabataan sa tama at tuwid na landas ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging buhay mong tanda kami sa bawat isa upang maakay namin tungo sa iyo, Ama, ang mga hindi pa nananampalataya sa pag-ibig at tiwanag na hatid ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makasapit nawa sa walang hanggang buhay na ipinangako mo sa amin, O Diyos, ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa katahimikan ng ating puso't diwa ay alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin at kahilingan, gayon din ang mga kahilingan ng mga taong mahalaga sa atin. Isama na po natin sa ating mga dasal ang mga frontliners at health workers na patuloy na nagiging tapat at tumutulad sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa kapwa sa kabila ng mga panganib na kanilang hinaharap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Dakilang Ama, ipagkaloob mong kami manatiling tapat sa iyong kalooban sa bisa ng aming pagbibinyag sa tubig at espiritu. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tina ay alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ipinagdiriwang ang pagpapahayag ng iyong kinalulugdang anak, tanggapin mo ang aming mga alay upang ito ay maging paghahain ng kanyang mahabaging paghuhugas sa kasalanan namin, sapagkat siya ay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Ang mga dakilang pahiwatig ng bagong pagsilang ay minarapat mong mahayag sa ilog Jordan. Dahil sa iyong tinig, buhat sa kalangitan, ang pakikipisan ng iyong salita sa sangkatauhan ay amin ngayong sinasampalatayanan. Dahil sa Espiritong sa kanya ay lumukob, nawaring kalapating tagapagtaguyod, tinanghal siyang Mesiyas namin at iyong lingkod para ihatid ang iyong balitang mga aba ay itinatampok. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarating
sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang husang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, na kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa.
sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Wala pa ba kayong pananay?
inaasahan sa tuwing tinatawagan ang tulong ko'y iyong pinakamtan. Bakit kayo sama mo si Jesus ito. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay maging mga anak mo nawa sa turing at sa katotohanan sa namatapat naming pakikinig sa iyong anak na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. Isama na po natin sa ating mga panalangin ang mga may COVID-19 ngayon, no? At patuloy din po tayong magpasalamat sa mga nagpapagaling at gumaling na. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na riyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos, yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Mga ilang paalala lamang po bago matapos ang ating pagdiriwang sa pamamagitan ng huling pagbabasbas. Sana po yung ating pagdiriwang ng Translasyon 2022 sa kani-kanilang mga tahanan, opisina at komunidad ay naisagawa ng ligtas. No, patuloy po tayong mag-sumunod sa ating health protocols. Patuloy pa rin po sana ang pagpapabakuna sa mga hindi pa nakakapagpabakuna o kailangang kumpletuhin ang kanilang mga booster. No? At sana po no, yung mga nasa pagdiriwang pa ng traslasyon, no? Bukod pa sa oras-oras na streaming ng misa sa ating Facebook page sa Quiapo Church, ay sa TV Maria naman po, no? Ay may mga pagtatanghal at palabas na makatutulong sa ating pagninilay. No? So pakicheck lamang po kung anong channel ang TV Maria sa inyo at makiisa pa rin sa ating mga pagdiriwang. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa inyong mga tahanan, opisina, komunidad, magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo.
Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat. Viva pong Jesus Nazareno. Viva! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, di narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,